Magandang araw mga kalags, Sir Po ulit ito. Ngayong araw, mag-unbox tayo ng isa sa mga mahalagang gamit ng isang vlogger. Yun yung cardioid microphone. Bakit nga ba namin ito binili? Bumili kami nito kasi nag-decide kami ng asawa ko kung possible ba kami makapag-vlog. Nakita namin na yung Boya BY-MM1 microphone ay ginagamit ng mga vloggers sa Pilipinas as well as sa ibang bansa. So, ayun. Excited na ako. Buksan na natin. Nandito sa kamay ko ngayon yung box ng Boya BY-MM1 microphone. Ito ay universal cardioid microphone. Ano nga ba ang cardioid microphone? Pag-usapan natin to maya-maya lang ha. Ito compatible siya sa smartphone, sa tablet, sa laptop, sa iba-ibang klase ng camera, sa mga camcorders, audio recorder. Bale, sa likod niya, nakasulat yung mga features niya, mga specification. Ayan, simpleng box lang. Ito, binili namin sa website ng Carousel dito sa Singapore. Siguro mga around $48, Singapore dollar yung price niya. Kung i-convert to sa peso, siguro mga nasa 1,700 pesos. Pero alam ko may mga mas mura nito kung bibili kayo dyan sa Pilipinas. So ngayon, nandito yung manual niya. Mga instructions kung paano siya gagamitin. Tapos, nandito naman yung kanyang warranty card. Tapos, ano ba itong nandito? Ito, tinatawag na shock mount. Mapapansin nyo, naka-design siya para ma-reduce yung mga unwanted vibrations daw. Sa ilalim, makikita nyo yung compatible siya sa mga cold horseshoe. Tapos, meron din siya para doon sa threaded type na mount na usually makikita natin sa mga tripod. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko to ilalagay. Okay? Okay, so ngayon, tingnan naman natin tong kable. Sa loob, may dalawang kable. Halos identical siyang tingnan. Anong pinagkaiba nitong dalawa? Yung isa, parang may spring. Yan. Kita nyo yan. Ito ang tinatawag na TRS cable. Para to sa mga camera camcorder audio recorder. Mapapansin mo yung connector, oh, dalawang linya lang. So, ito hindi ko to gagamitin. Kasi ang gusto kong gamitin yung smartphone ko para sa recording. So, ito naman yun. Yan. Ang tawag dito ay TRRS cable. Ito para to sa smartphone, para sa tablet, o para sa Mac. Kung mapapansin nyo, ito, may tatlong linya. Tapos may nakasulat siya na smartphone. Tapos sa kabila naman, itong angle na connector na to ay para sa microphone. So hindi kayo magkakamali kung sakaling isusuot nyo. Mabilis lang siya ma-identify kung saan siya pupunta. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano to gumagana. Tapos, meron tayong pouch na may nakasulat na Boya. Maganda yung klase ng material niya. Tapos, ito. Tatanggalin ko muna. Yan. Ito ang tinatawag na dead cat or furry windshield. Kung papansin nyo, meron siyang butas na dito isusuot yung ano yung microphone mismo. Ang function naman nito usually sa mga pambawa siya ng mga background noise. Lalong-lalo na kung nasa outdoor ka, mahangin, malaking tulong ito. Ayan. May nasulat na Boya. Ayan. Dead cat or furry windshield. Tapos ang last ay ang microphone. So, maliit lang siya.
Tapos, ayan sa likod. Yan yung 3.5 mm jack. Tapos, maliit siya at magaan lang. Ayan, so mga kalags, ito yung laman ng ating box ng microphone. Ito yung furry windshield or tinatawag din nating dead cat. Ito yung pouch niya. Ito yung manual, warranty card, at nandito rin yung microphone, yung anti-shock mount niya, yung TRS cable, at yung TRRS cable na gagamitin natin sa pag-setup mamaya sa smartphone. Okay guys, isi-setup na natin yung Boya microphone. Okay, so meron ako ditong tripod. Tapos, makikita nyo yung standard na thread niya. Makakapasok dito yung shock mount. Ilalagay natin siya. Standard po ito. So, kahit anong tripod ang bilhin nyo, ito yung kasama niya. So, pwede na siya dito kung halimbawa gusto nyo lang i-gamitin yung tripod para sa mic. Pwedeng-pwede na siya. So, pero ngayon, siyempre, ipapakita natin kung paano ilagay yung cellphone natin na naka-mount yung gagamitin ko, complete setup na ginagamit ko para sa pag-vlog. Ito kasi yung klase ng tripod na to. Meron tong pwede rin to gamitin sa phone at meron siya sa taas na horseshoe, tinatawag na cold horseshoe. Itong cold horseshoe na to, compatible din to dito. Okay? So, ilalagay ko na. Ayan na, nilagay na natin sa tripod. Kung sakali man yung tripod nyo, walang lalagyan ng lalagyan itong microphone ng horseshoe. Mayroon naman mga nabibiling adapter para dito. Pero ito, kaya ko to binili kasi meron na siyang horseshoe cold. Lagay na natin yung cellphone. Pagkatapos nito, gagamitin na natin yung tamang kable. Okay? Yung ginagamit natin, yung TRRS cable. So, ito microphone. Base sa tag niya, pasok ko lang siya dito, 3.5 mm jack. Tapos yung kabilang dulo, may nakasulat naman siya na para siya sa smartphone. Lalagay lang din natin siya sa nilalagyan natin ng headset. Ayan. Lastly, ilagay na rin natin to, yung dead cat. Tapos, eto na, nakasetup na ang ating pang vlog. Okay? So guys, ano ba yung kaninang nabanggit natin na cardioid microphone? Tulad nito, may nakasulat siyang cardioid. Ngayon, balik muna tayo sa basic ng microphone. May tatlong klase kasi yung pattern kung paano nagre-receive ng voice ang mga microphone. Yung una, yung omnidirectional. Ang omnidirectional is kumukuha siya ng voice signal sa 360 degrees na direction. So halimbawa nandito yung microphone mo. Okay, kunyari top view tayo. Sa 360 degrees sa palibot niya kumukuha siya ng signal. So ibig sabihin kapag ka nagsalita ako sa harap, sa side, or nagsalita ako sa likod, same level lang ng sensitivity ng mga microphone. Advantage ng omnidirectional is ginagamit siya sa mga studio recording. Kailangan tahimik yung lugar para makuha niya yung halimbawa nagre-record kayo ng mga multiple na recordings na instrument or marami. Marami kayong nire-record na same time. Pero ano naman ang disadvantage ng omnidirectional? Ang problema kasi sa omnidirectional is lahat kukunin niya yung signal na yon. Kaya kung halimbawa nasa outdoor ka, nasa public area, hindi niya may filter out yung noise. Lahat kukunin niya. Kaya minsan, yung mga nagsasalita, nahihirapan
makapture ng microphone yung voice niya. Pangalawa naman, may tinatawag naman tayong bidirectional microphone or figure eight. So lumalabas, halimbawa, ito yung microphone mo at sinabi na ng figure eight to. Imaginein mo, yung signal niya sa harap tsaka sa likod ang kinukuha niyang signal. So halimbawa, pag nagsalita ako dito sa likod at pag nagsalita ako sa harap, gagana siya ng parehong lakas lang yung mag-pick up niya. Ngayon, sa mga sides niya, pag nagsalita ako dito sa side na to or sa side na to, hindi niya masyadong makukuha yung signal na yan. Ini-eliminate niya. So yung mga noise sa gilid, hindi niya makukuha. Typical application naman noon ay yung stereo recording. Or halimbawa, nagre-record kayo na meron kayong katapat na parang conversation lang. Maganda gamitin yung ganong klaseng microphone. Pangatlo. Yung pangatlong microphone ay tulad nito. Tinatawag nitong cardioid microphone. Bakit tinatawag na cardioid microphone? Kasi yung signal pattern ng nitong klaseng microphone ay parang heart-shaped. Kaya cardio, di ba? So, cardioid microphone is directional. So, lumalabas na kung saan lang siya nakatapat, yun lang yung kinukuha niyang voice. So, halimbawa, merong maingay sa likod, madalas na eliminate niya yun. Unless yung masyado malakas yung voice na yun at yung signal ng boses niya or nung noise pumupunta sa harap, yun nakukuha niya. Pero nare-reduce niya significant yung voice. Kaya usually sa mga smartphone, ginagamitan nito kasi ang smartphone, parang, sabihin natin parang omnidirectional ang pagkuha ng signal niya. Ngayon, pag ginagamit mo ito, nakukuha lang nung, halimbawa ako lang yung nagsasalita, na-eliminate niya yung noise sa paligid. Application naman ng mga cardioid microphone yung sa mga ganitong klase, sa mga vlogging. Kasi usually naman isa lang nagsasalita O kung halimbawa may katabi man ako, pareho kaming nasa harap ng microphone, may pick up niya. Mga kalags, dito sa setup na to, nandito tayo sa closed room. Nasa loob ako ng kwarto ko at 1 meter na layo sa microphone. Ito ang boses ko kapag meron siyang microphone na nilagyan natin ng yung dead cat. Ngayon, tatanggalin ko yung dead cat. Tingnan natin yung difference. Okay, sa test na to, yung microphone nakakabit, pero walang dead cat. Ano yung masabi nyo guys? Punta lang sa comment section kung ano yung epekto ng walang dead cat. Kung pareho lang ba o hindi sa closed room. So next, tatanggalin natin yung microphone. Gagamitin lang natin yung microphone na cellphone. So ang ginagamit ko ngayon ay yung internal microphone ng smartphone ko. Paki-observe kung may naririnig kayong noise, kung alin yung mas maganda, meron ba nito, or yung cellphone lang. Ilagay nyo na lang sa comment button. Babasahin natin yan mamaya. Okay. Tapos, sunod, yung may hangin. Nag-setup ako ng electric fan. Ilagay ko sa number 3. Tinetest ko. Itong test na to, merong microphone na merong dead cat. Check nyo kung maganda ang epekto niya. Kung na-eliminate niya ba yung noise ng hangin. Ngayon, tatanggalin ko yung dead cat. Ngayon, sa setup na to, tinanggal ko yung dead cat pero nakakabit pa rin yung microphone. Ano masasabi nyo? Maganda pa rin ba yung quality ng boses ko? Humihina na? Or maingay? So, ngayon, next, tatanggalin ko yung microphone. Okay, sa test na to, yung external na microphone tinanggal ko na. So, kinagamit ko na lang dito yung internal microphone ng smartphone ko. So, anong masasabi nyo? Mas maingay ba? Naririnig nyo pa ba ako sa ganitong setup? Ayan. Guys, i-test na natin yung microphone. Ito, mga nasa 1 meter distance ako sa microphone. Ginagamit ko ngayon yung microphone tap na may feathers, yung may windshield, for windshield
Ayan guys, ito na yung microphone na walang furry windshield, tinanggal ko na. Okay. Tapos ngayon, tatanggalin ko yung microphone. So guys, ang gamit ko na lang ngayon yung stock microphone ng telepono. Ayan. So ito, outdoor na testing. Nasa balcony ako. Ayan. Okay guys, based sa testing nito, nagkaroon tayo ng mga konting conclusions pagdating dito sa Boya BY-MM1 microphone. Number one, itong klaseng microphone, hindi siya pwede sa mga pangmamalayo ang recording. Usually, ginagamit ito sa mga, kung halimbawa para ka lang nagsiselfie na distance, sa malalapit lang. Ngayon, halimbawa kasi lumalayo yung recording mo, sa mga ganitong klaseng microphone, humihina rin naman yung pag-pick up ng microphone. Ito, halimbawa, napakalapit ko, di ba, naririnig nyo ako, mas malakas. Pero habang lumalayo kasi ako, kahit i-maintain ko lang yung voice ko, halos hindi nyo na ako maririnig, di ba? Ito, lalapit na naman ako. So, ito ang conclusion pagdating dito. Kung gagamit ka siguro ng mga pangmalalayuan, gumamit ka ng lapel na microphone. Okay guys, number two, magandang gamitin ang microphone kung gusto mong ma-eliminate yung background noise sa paligid mo. Kasi dahil sa directional nga yung microphone na to, ang nangyayari is pinipick up niya lang yung voice ng nasa harap. Almost ini-eliminate niya lahat ng noise sa paligid. Ngayon kung halimbawa may kasama ka naman kasi na sa vlogging, usually nasa harap mo din naman sila. Kaya, ang pick up din ng voice, kahit yung mga kasama mo, nakukuha lang din as long as nakatutok lang yung microphone and hindi masyadong malayo. Tapos, number three conclusion. Compact and portable. Ang maganda sa microphone na to, ang liit lang. Kayang-kaya mo siya ilagay sa mga sulok-sulok ng bag mo. Madadala mo siya agad kahit saan. Hindi siya bulky na parang kailangan mo pa ng mga gamit special na bag para sa kanya, na mga hard case. Pero ito, mukhang sturdy naman yung microphone na to. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga mabigat or mga masisikip na lugar. Hindi siya agad matutupig kasi mukhang yung quality niya naman ay maganda. So, compact and portable siya. Yung pang-apat na conclusion ko, hindi siya komplikado and madali siyang i-set up. Kumbaga, kahit nakapasok, bukod na nga sa portable siya, kunin mo lang, i-mount mo lang sa tripod mo, tapos ikabit mo lang yung dead cat, tapos kable, tapos mabilis siya i-set up. Hindi na kailangan ng mga settings sa telepono. Wala nang kailangan na baterya. Halos maintenance-free itong klaseng microphone neto. So guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa mga nag-hit ng like button, tapos nag-click ng subscribe button, tapos yung bell button. Paki-hit na po ang bell button kasi every time na meron kami mga bagong videos, manonotify namin kayo and mapapanood nyo. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to, sa unboxing. So, maraming salamat guys. Maraming salamat mga kalags. Paalam hanggang sa muli. Guys, itetest na natin ang microphone. Tingnan natin kung malupet. Ha ha ha.